narito na ang mga nagbabagang balita. Pagpapakuna sa mga medical frontliners sa Baguio City malapit nang matapos. Pagbabakuna sa mga medical frontliners sa Pampanga, umarangkada na rin. Pagdami ng kaso ng COVID-19 sa mga business process outsourcing company sa Baguio, kontrolado na. Diborsyo, tatalakayin sa ikaw at ang batas. Virtual celebration ng kapistahan ng Lidlidda sa Ilocos Sur, isinagawa. Livelihood training, hatid sa mga taga-Burgos, Ilocos Sur. Ilang mag-aaral sa Cordillera makakatanggap ng tablet para sa online learning. At digital artist na may kapansanan, hatid ay inspirasyon. From the studio of RNG Resort, this is Resort Headlines. Patapos na ang pagbabakuna sa mga medical frontliners sa Baguio City. Isusunod na ang mga nasa ibang sektor. Magbabalita si Charles Limon. Inaasam ng pamalang lungsod ng Baguio na protektado na ang frontliners mula sa sakit na COVID-19. Ito ay dahil malapit nang matapos ang pagbabakuna sa halos 90% ng mga frontliners sa Baguio City. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong na dahil sa pagsunod sa list of priority at pagdating na din ng AstraZeneca at Sinovac, hindi malayong isunod na nilang bakunahan ang mga nasa ikalawang priority. Siguro itong next few days, we might be able to cover practically mga 80 to 90% of our health workers na. Swerte naman tayo at nabigyan pa tayo ng additional ng Department of Health, ng NTL. So ang next na ibabaccinate natin kung may mga dumating na mga vaccines na coming from national government will be yung mga elders with comorbidity. Para mapaghandaan ang vaccination sa mga nasa second priority, tuloy-tuloy ang master listing ng pamalang lungsod sa mga barabarangay upang magpalista ang mga nagnanais na maturukan ng COVID-19 vaccine. By sector, ang ginagawa, hindi natin pwedeng biglayin lahat na kuan. Otherwise, magkakaroon na naman ng mass gathering. Ano? So inuuntoy ito natin by sector. Anyway, inuunahin muna natin yung kailangan natin, binigyan natin ng priority, immediate priority. So, unti-unti yan. Lahat, everybody will be registered. So, our barangays are going around. They are putting up yung mga registration centers, making sure that everybody continue to comply with the minimum public health standards at yung social distancing pagdating dyan. Tiniyak naman ni Magalong na may natitira pang mga bakuna para sa mga nasa list of priority. Ayon kay Magalong, paparating pa lang ang order ng lungsod na AstraZeneca at gayon na din ang ilang donasyong bakuna mula sa mga private sector. I just would like to emphasize also na we have already ordered 380,000 doses of AstraZeneca vaccine that will be arriving in the third quarter of this year that will practically cover 75% of our target population. So ito pang mga dumarating pa na mga donations sa atin, meron pa tayong Moderna rin na darating coming from the global company that I came from, that is about 10,000 doses. Meron din tayong mga donations coming from the Filipino-Chinese community na AstraZeneca na around 10,000 doses din. Tapos certain individuals are also offering their help. Yung Baguio Country Club is also offering their help to donate din ng mga vaccine sa atin. AstraZeneca rin. So we have enough to cover practically mga maski na siguro 80 to 90% of our target population. Sa ngayon, aabot sa halos 380,000 ang populasyon ng syudad, ngunit 260,000 lamang ang mababakunahan para maabot pa rin ang 70% herd immunity. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Kontrolado na ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa mga business process outsourcing company sa Baguio City. Magbabalik sa report si Charles Limon. Naalarma ang pamahalang lungsod noong nakarang linggo sa biglaang pagtaas ng COVID-19 cases. Ito ay dahil sa clustering ng COVID-19 cases sa business sector, lalo na sa mga business process outsourcing companies at restaurant. Pero sabi ni Mayor Benjamin Magalong, kontrolado na ito. Agaran nilang kinausap ang pamunuan ng mga BPO company para resolbahin ito. Mga pagkataas o yung biglang pagtaas ng ating mga cases was a result of an outbreak dun sa ating mga BPO industry. Like for example, dun sa lugar ng Concentrix, we have about 93 na infections dun. At nagkaroon din tayo dun sa isang company, sa Cytel, na around 160 plus. At ang maganda nito is na-contain na natin, control na lang, although meron na lang isa-isa, dalawa, every day na nagkakaroon tayo. And we continue to closely monitor at tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan natin sa BPO industry. In fact, we have series of meetings with them as a group and individually sa mga kanya-kanya mga kumpanya para ma-emphasize natin at makapagkaroon ng collaboration pagdating na sa testing, at the same time compliance with the minimum public health standard. Dagdag pa ni Magalong, tuloy-tuloy ang mass testing at contact tracing sa mga BPO companies para malaman ang second at third generation contacts ng mga pasyenteng nagpositibo. Inimbestigahan naman ngayon ng City Health Services Office at DOH ang pagkamatay ng isang dentista na nagtatrabaho din sa isang BPO company dito sa syudad. Ayon sa ulat, COVID pneumonia ang ikinamatay nito at iba't ibang komplikasyon nito sa baga. We have to conduct investigation. Mabuti na yung maging definitive yung ating findings bago tayo maglabas ng report tungkol dyan o yung information tungkol dyan. Hintayin na lang natin yung resulta ng investigation pagdating kay Dr. Vincent. Again, my condolences to the entire family po. Sa ngayon, aabot sa 536 ang aktibong kaso ng COVID-19 habang 112 naman ang patay at 5,529 na ang gumaling mula sa COVID-19. Charles Nico Limon para sa Luzon Headlines. Samantala, virtual ang naging selebrasyon ng kapistahan ng isang bayan sa Ilocos Sur. Tunghayan yan sa kwento ni Charmy Bosque. Malaking hamon ngayon ang pagdami ng kaso ng COVID-19 kung kaya't mahigpit ang mandato ng gobyerno na bawal pa ang pagsasagawa ng mass gathering. Pero hindi inalintana ng bayan ng Lidlida dito sa probinsya ng Ilocos Sur ang hamon na ito dahil isinagawa nila ang kanilang fiesta sa pamagitan ng virtual kung saan ipinakita ang mga aktibidad sa isang video. Sa pakikipanayam kay Mayor Sherwin Thomas, mahalaga sa kanila na i-celebrate ito para maipakita ang kanilang natatanging kultura. Tagumpay na naisagawa ang virtual fiesta dahil sa tulong at pagkakaisa ng mga empleyado, mga opisyales at residente ng mga barangay, DepEd at iba't ibang sektor ng nasabing munisipalidad. Ayon naman kay Information Officer at BPLO Jeff Mark Vicente, unang naisagawa ang pag-alay ng mga preskong bulaklak sa mismong monumento ni Governor Francis Burton. Dito may ika 102 founding anniversary ti Lidlida nga hili tayo. O ti kasla preparasyon mi dito idi adunga meeting ti pamayan tayo no kasanung nga iraos dito'y virtual agsipod ta adamot ti direktiba iti matwen tayo nga bawal apo DJ panagtandak tayo ti face to face uno di pangkaduan nga makungkuna nga mass gathering iso nga ti pinamayan mi pinanumi nga nalaing no kasanung nga arami din tayo ti virtual. Nabatid na oras alas 3 ng hapon ng araw na iyon na ipanood ang mga iba't ibang presentasyon at contest sa lahat ng barangay at paaralan ng Lidlida bilang pagkilala at paggunita sa kahalagahan ng kanilang tradisyon at kultura.
Ayon pa kay Vicente, malaking tulong ang virtual celebration dahil kahit hindi ito personal, naipakita at naipamalas nila ang kanilang kakayahan at pagmamahal sa sariling bayan. Ang tema ng kanilang selebrasyon ay panangrambak tinatalged apamati kinamnama baeten ti pandemya. Mula dito sa probinsya ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Dito sa ating bansa, hanggang ngayon, walang divorce. We only have annulment of marriages under Article 36 of the Family Code. For example, a Filipino couple, no, husband and wife, get married. Later on, husband goes to the United States and meets somebody else, files a divorce there, copy furnishing yung wife in the Philippines. And even if the wife does not answer, divorce is granted and he gets married to the foreigner doon sa abroad. Ano ang effect ng divorce na yan dito sa Pilipinas? Again, general rule under Article 26 of the New Civil Code, divorce obtained by foreigners abroad, no, are valid and binding in the Philippines. You take note, however, that if the divorce was obtained by the Filipino who was not yet a citizen of that country, nung siya ay nag-divorce, ay hindi pwedeng i-recognize dito sa Pilipinas kasi there is no divorce law in the Philippines. So, this divorce recognition applies only to foreigners who are married to Filipinas. Ano ang gagawin ng tao para ma-recognize yung kanyang divorce? Siya dapat ay mag-petition sa regional trial court ng petition for recognition of a valid divorce outside the Philippines. Pag nag-grant ito, then they are considered divorced, separated legally, and there is no longer any need to file an action for nullity of marriage. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, pagbabakuna sa mga medical frontliners sa Pampanga, umarangkada na rin. At ilang mag-aral sa Cordillera makakatanggap ng tablet para sa kanilang online learning. Ang buong detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Laban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malung werpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Our star will take you everywhere. Bringing music closer to your kidney transplant na abot kaya. Subok, vitalidad, at sigurado. Sa tulong ng PhilHealth, problema sa bato, normal mo! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Umarangkada na rin po ang pagbabakuna sa mga medical frontliners sa Pampanga. Ang detalye ng balitang yan, hatid ng ating batang headliner na si Christian Zamora. Higit 800 medical frontliners na ang nabakunahan ng Sinovac vaccine sa Pampanga. Kabilang sa mga unang nabakunahan, si Dr. Montserrat Tichoco, Medical Chief ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa lungsod ng San Fernando. Kasi siya masakit at katulad lang siya ng mga ordinary vaccine na dati na natin binibigay sa atin. At ito ay mag-o-offer talaga ng protection para sa atin. Tiwala naman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na mabilis nang makakabangon ang ekonomiya ngayong umarangkada na ang pagbabakuna. Ang Pilipinas ang magiging isa sa pinakamabilis mag-recover sa ekonomiya sa ating COVID recession. Samantala, ay naman kay Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, nakahanda na ang mga cold storage facility sa bayan ng Sindalan kung sakali mang dumating sa buwan ng Hulyo ang inorder na bakunang AstraZeneca na nasa higit 300,000 doses. Sa kasalukuyan, may hinihintay pa ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga ng higit 3,000 vials ng Sinovac vaccine mula sa gobyerno para maiturok ito sa iba pang health workers. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Makakatanggap ng tablet para sa kanilang online learning ang ilang mag-aaral sa Cordillera. Ang buong detalye sa report ni Nicole Cortez. Isang regalo ang hatid ng Department of Education sa mga mahihirap na estudyante upang matulungang umahon sa buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Sa unang pagkakataon, binuo ng DepEd Cordillera ang project sa Laknib Tannamnama sa mga mahihirap na estudyante sa Benguet. Later on, perhaps it would be a program kung tatagal pa siya at masusustain. It was streamed down into Benguet National High School, Pugis Elementary School, and Bugyas National High School. So, yun, we have 63 beneficiaries and they're undergoing orientation. And after orientation, and we get the commitment from the parents, most especially, kasi nga, that goes hand in hand. Kung willing yung learner as well as the parents or guardians to be with the project, we will have a MOA signing. And one of the first benefit that they will get, itong 63, would be tablets. That will aid them in distance learning. Mas cost efficient kasi yung tablet kaysa yung printed module actually. So they will be receiving tablets, itong 63. They will be using these tablets. And ang itong project kasi nito parang from us na DepEd, our learners, our target beneficiaries would be having a big brother or big sister. Kaming mga empleyado sa DepEd will be contributing a certain amount and will be helping itong isang, for example, a learner na gusto naming maging little brother, little sister. Okay? And then we will save up all the contributions and then we will equally share it to the 63 beneficiaries. But we will not give the money to these learners or parents. Ano? Hindi gaya nung tupad na magtrabaho ka, may kuwan ka na, sweldo ka na. So it would be, we will determine the need of these learners. Because we want these learners to really graduate from high school talaga. Matatapos yung grade 12. So hindi lang project ito na parang ngayong taon lang. We want to sustain this until these learners will graduate from high school. And if they graduate from high school, if they want to go to college, you will refer them to partner universities. Base sa datos na nakalap ng DepEd Cordillera, natuklasan na mayroong 146 teenage learners na nabuntis habang nag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa loob lamang ng Cordillera. Ilan sa mga ito ay benepisyaryo ng proyekto ng DepEd. Bukas pa rin ang ahensya ng DepEd para sa mga gustong tumulong sa kanilang proyekto nang ito ay lumago at mas marami pang matulungan ng mga estudyante. Nicole Cortez para sa Luzon Headlines. Patuloy naman ang paghahatid ng serbisyong pangkabuhayan sa mga residente ng Burgos, Ilocos Sur. Ang ulat hatid ni Nicel Benitez.
Nagbigay ng livelihood training at diskwento karabano o negosyo serbisyo ang Poverty Reduction Livelihood Employment Cluster o PRLEC Ilocos Sur sa Barangay Lubing, Burgos, Ilocos Sur. Sa pamamagitan rin ng pakikipagtulungan ng 81st Infantry Spartan Battalion at DTI na ituro sa mga residente kung paano gumawa ng cassava cake, creamy custard at puddings. Tinuri din ni DTI Provincial Director Grace Lapastora ang mga nakilahok ng nasabing aktibidad dahil itinuloy nila ang cassava processing na nasimulan na noon. Sabay ko mga ka, ang tultuloy deta nga passion niyo at tultuloy nga ma-realize niyo no kasano ka interesado, kasano ka committed, iti gobyerno nga mangtulong kada kayo, mang-improve iti lives kayo ditoy Barangay Lubing. Ket hanlay na po nga ti DTI ti umay ditoy ang amin nga sangay ni gobyerno nga adda iti mandato na nga mangtulong ti panang papintas iti livelihood, mangtulong nga magpatakkel ti pagsapulan tayo dahil kung kuna tayo nga trabaho, negosyo, pagsapulan at tultuloy tulad ta po nga umay kada kayo. Ket let us not forget that you also have your own responsibility. Samantala, nagbigay ng mensahe si Lieutenant Colonel Rodrigo E. Mariñas Jr. sa mga residente ng nasabing barangay na pahalagahan at gamitin ang kanilang kapasidad na natutunan nila dahil malaking tulong ito sa kanilang pamumuhay. Mula dito sa Burgos, Ilocos Sur, Nicel Benitez para sa Luzon Headlines. Susunod, digital artist na may kapansanan, hatid ay inspirasyon. Kilalanin siya sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TG Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tinda na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na Betmalung Werpa ng Katialis! Say hi!
Hi to a new confidence with Kitty Elise. Inspirasyon ang hatid ng isang digital artist na may kapansanan. Kilalanin siya sa kwento po ni Nicole Cortez. Ito si Daniel noong bata pa. Sa pagkakataong ito, nadiskubre ng kanyang ina na si Melan Marquez na hindi nakakarinig ang kanyang anak. Daniel! Kalaunan, naoperahan si Daniel at nabigyan ng cochlear implant. Sa tulong nito, nabigyan ng pagkakataong makarinig si Daniel sa isang tainga. Daniel! My name is Daniel Marquez and I'm half blind. I'm a hearing implant with a cochlear implant. I love to read, play games, but most of all, I draw a lot. I discovered really, really younger, but I was not like really passionate about it. I just saw from an art show, from in this journal called Architect when I was much younger. But then I was not really getting into the idea of drawing until I saw a guy on this journal showing how he draws Stitch. And that's when I began drawing. Then I got into anime later on, years later. I used to draw like mostly, at first it was Disney characters. Then over time it was anime characters. Then later when I was already in middle school to high school, it was actually cartoons character. And that was before I began to make my own original characters. I write a lot, but they're just for fun, but also to help me with the idea of what I can do with my art. Over time. Growing up, I actually struggled with sport when it comes to my heart conditions. And at the same time, I have a struggle with hearing people in my class, especially with my teachers. That's something I have to ask them to repeat the words again. And sometime after time, I didn't really actually wanted to tell them to repeat it. I just wanted to try to able to listen harder. But it was really, really struggling. I just didn't bother to ask it for a while. Until I was old enough to actually speak up that I need to ask the teacher to ask me the same question over and over. Bukod sa pagdinig, half-blind rin si Daniel. So this one is the only thing I can really see completely. They never really believe me. Maybe for like one, maybe just for fun, but I'm not gonna say this. I'm not gonna shame on my friend, because to be fair, they're just treating me as if I'm just a normal person. I'm just someone who is just funny, weird, and creatively, sometimes shy and sometimes feeling a bit down, mouth. They just see me as myself. That's it. Even though I was a disabled person, I just treated like every other people. Like that are interested in art and in writing. So it didn't concern to me that, oh, I'm a disabled person, that I can do art, I can do writing, and I can do other things. I just didn't realize at all I was old enough to know about it. Lumaki si Daniel na hindi nararamdaman na siya'y naiiba. Salamat sa kanyang mapagmahal at mapag-arugang pamilya. Being for myself, and I just like to share, just say like, look at my art, and then that's it. I don't need somebody else's attention to my art. I just want to see that people see my work, and that's it. I write a lot of different stories just that comes to my mind. It's usually for fun, and sometimes I just get inspired from just watching a movie, from going out, or just reading a book, and it makes me want to just get the idea out of it and then just put it into a paper. Just be whatever you want. Just choose what you're interested in, what's your passion about. Just don't get this college that you're independent from other people.
you're just yourself. You're just you. And if you like drawing, then go for it. If you like skating, then go for it. If you like swimming or doing sport or whatever, do it. As long as you actually know your nervousness, as long as you really know your disability, your how you will take care of yourself, while still able to pursue your interest in, at the same time. So, yeah. Isa si Daniel sa mga kahangahangang babaeng Pilipino na nagpapatunay na walang hadlang sa mga pangarap. Nicole Cortez para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Grasya po ito, lagi ka bang on the go at hanap mo ay balitang sigurado, totoo at walang tinatago? Sa Regional News Group o RNG Luzon, mabilis at accurate na balita, madali niyong ma-access. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing using the hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Huwag kakalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Like, follow, and subscribe ang mga social media accounts ng RNG Luzon.